ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyong. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito, ating guni-gunita ang kapistahan ni San Isidro Labrador o ang magsasaka. Kaya naman, tayo ay dumudulog sa kanyang pananalangin na ipagkaloob ang isang maayos at magandang panahon ang tag-ulan nang ang tagtuyo ay magwakas. Upang tayo'y maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang habang tinataas natin ang ating mga sariling kahilingan, gayon din ang kahilingan sa misang ito at yung mga humingi ng panalangin. Dumulog tayo sa Ama at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari ng Tanang Kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang Tanang Umiiral sa San Sinukob. Ang maasahong pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay aminawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang habag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan sapagkat inilagay sila ng Espiritu sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo
at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahanda sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuario niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyari at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po, Anday. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang Banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung papaanon tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspo sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapupuunan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan, hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan. Kung iligtas mo sila sa masama, hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung papaanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila ay itinalaga ko ang aking sarili
upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating pong ebanghelyo ay hango po sa tinatawag nating Priestly Prayer of Jesus, kung saan dumudulog siya sa Ama upang ipanalangin tayo. Parang tayo, nananalangin po tayo sa ating sarili, pinapanalangin din naman natin ang iba. Pero sa pagkakataon pong ito, si Jesus mismo ang nananalangin para sa atin. Alam niyo po, ito pong tinatawag po nating mga cruise ship, no? Yung mga nagta-travel, nag-i-enjoy, nagpi-pilgrimage, para bang pagka nandun ka sa barko, ay okay na dahil kasing parang yun yung tahanan mo. Everything is well provided. Nandun lang lahat ng pagkain, maaaliw ka, mag-i-enjoy ka. Turing mo yun, parang bahay mo na. Pero kapag tinignan po natin, kahit po si Saint Therese, ang sabi niya po ay ito. Ang mundong ito ay parang isang barko, isang ship. Ito ang siyang magdadala sa atin sa tunay nating tahanan. Kaya naman, kapag tinitignan po natin ang mundo po natin, hindi po tayo mamamalagi rito, kundi ito po ay panandalian lamang at dadalin tayo sa tunay nating tahanan at yan ay walang iba kung hindi ang tahanang inihanda ng Diyos sa atin. Kaya napaka-esensyal para po sa atin, dapat tayong magbigay ng panahon sa pagkilala po natin sa ating Ama, sa ating Panginoong Heso Kristo. Bakit po? Kasi sa pamamagitan po nito, mas lalong magiging matibay ang ating pakikipag-ugnayan at magiging karapat dapat tayo sa pagtanggap ng Diyos sa atin. Alam niyo po, itong content po ng panalangin ng ating pong Panginoong si Kristo ay talagang binibigyan ng diin ang ating pong, ang kanyang pagmamahal para sa atin. You can just imagine, alam po ng ating Panginoong Jesus na tayo ay maghihirap. Magkakaroon ng persecution. Bakit? Pero ang sabi niya, Ama, ingatan mo sila dahil sila ay hindi para sa sanlibutan. Pero hindi ko ninanais na sila ay alisin mo sa sanlibutan. Ano po ang pakahulugan po nito? Pinakikita po sa atin na bagamat tayo hindi taga rito, tayo po ang siyang maninindigan upang magpahayag, upang mag-testify, mag-witness na tunay na tayo ay hindi taga rito. Sa papaanong paraan po, sa pamamagitan ng pagiging tunay na lebadura, sa pamamagitan ng tunay na pagiging ilaw, tunay na pagiging asin. At ito po ang magbibigay diwa mismo sa ating pamumuhay dito. Tayo po ay tatayo bilang mga tunay na Katoliko, hindi dyan po tayo just magpipit in. Okay na to, Katoliko na ako, nagdadasal na ako, nagsisimba na ako. Kundi ang sinasabi po sa atin ay ito, tayo ay mamumukod tanging magpapahayag kung sino tayo dahil tayo ay mga Kristiyano. Ang sabi ng Panginoon Father, consecrate them sa truth. Bakit po sa tinatawag po nating liwanag at katotohanan? Ano ba yung katotohanan na yan? Kasi kapag may katotohanan, makikita po natin that we will not be divided. Alam niyo po mga kapatid, mahirap po ngayon sa panahon natin. Bakit po? Kasi hindi mo alam kung ano ang katotohanan, hindi mo alam kung ano ang kasinungalingan. Dati-rati, name na natin, alam natin na nagsisinungaling yan. Alam natin na hindi totoo yan. Pero ngayon sa social media, abay makakakita ka na limpak-limpak na maraming kasinungalingan na ngayon ay tinatanggap ng karamihan sa atin bilang katotohanan.
Kaya sa bandang huli, ano po ang nangyayari sa atin? We are divided. Bakit? Kasi pinaghati-hati po tayo ng kasinungalingan at hindi na natin napanghawakan kung ano ang totoo. Yung dating totoo, kasinungalingan na. Yung dating kasinungalingan, ngayon ay totoo na. Kaya naman bilang mga tunay na mananampalataya, tagasunod ni Kristo, at tunay na mimintuho sa Poong Nazareno, maninindigan tayo kung ano ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang pangahawakan at ipaglalaban natin kahit na tayo ay nag-iisa. Matindi, malalim ang hamon sa atin. Ngunit isa pong bagay ang napakaganda, magwawagi tayo dahil si mismo ang ating Panginoong si Kristo ang siyang mismong nananalangin sa atin. Wala tayong dapat ipangamba. Kasi sa araw pong ito, ang Panginoon na mismo ang nag-a-assure sa atin at nagsasabing, manindigan ka, ikaw ay Kristiyano, ikaw ang magpahayag ng katotohanan. Nga lang, human as we are, ano po yung nangyayari sa atin? Ang dami nating concern. Very busy tayo. Minsan yung pati yung katamaran, pakiramdam natin, busy tayo. Eh wala ka namang ginagawa. Kaya naman ano po ang sabi mismo at ano po ang matututunan natin kay San Isidro Labrador? Ang sabi niya po ay ito, mentras busy ka, dapat magdasal ka. Hindi mo pwedeng sabihin, Father, wala po akong panahon para magdasal. Kasi trabaho ko ng trabaho, ang dami kong ginagawa. Pero ang sinasabi po sa atin, habang tayo po'y mas maraming ginagawa, mas dapat tayong nagdarasal. Bakit po? Kasi ang temptation, ang kasamaan ay darating sa ating buhay, minsan even in the guise of good. Minsan sa tinatawag nating entertainment. Minsan sa tinatawag nating, natatamad ako eh. Pero kapag dating po ng katotohanan, ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan gawin natin at iambag natin ang ating sarili. Parang sa first reading, ang ganda po ng pagbasa eh. Bakit po? Ang sabi po sa atin, mas mabuti ang magbigay kaysa sa tumanggap. Aba eh, mas gusto nating tumanggap kaysa sa magbigay. Pero sa katotohanan lang po, for sure, you will agree with me. At sasabihin niyong, Father, basta't meron ako sa'yo, meron na lang ako, okay na ako ang magbigay. Mas maganda po yung nagbibigay ka eh. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo na pinagpapala ka, alam mo sa sarili mo na ang Diyos ang pumupuno sa iyong pagkukulang. Nga lang po, ang pinofocus po natin ay ang scarcity, ang tinatawag nating pagkukulang. Eh baka pag nagbigay ako, hindi na kasya ang matitira sa akin, hindi na ako magbibigay. Mga kapatid, kapag ganito po ang ating pong mentality, paano po magkakaroon ng tinatawag na pagpapala ang Diyos sa atin kung ang pagpapalang tinanggap mo ay hindi mo ibinabahagi? Kaya ngayon sa araw nito, this gospel is reminding us sa tinatawag na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga naipon mo. Ang tunay na kayamanan ay ang mga ibinigay mo at ibinihagi mo sa iyong kapwa. Kaya naman sa buhay pong ito, tayo ay tinatawagan upang manindigan, upang magpahayag at mag-testify na tunay na tayong anak ng Diyos at ang ating tahanan ay ang tahanan sa langit. Amen. Minamahal kong mga kapatid, habang naghahanda tayo sa para sa Pentecostes,
Nalalaman natin ang kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo sa katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao. Kaysa ni Kristo na hindi nagnanais ng may maligaw ng landas, ang ating itutugon, Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Napay na nagmula sa buti ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin nagbibigay. Kapatid, nalalangin kayo upang ating paghahain ang maging kadugudugod sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni sa San Isidro, ang pinagpaguran nila sa tagulan at tag-araw, ay siya nawang maging pagkain at inumin sa aming pagbibigay buhay sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwar naming araw-araw, katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami paniligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsigot po, Andre. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago siya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil tinanggap mo ang aming mga panalangin. Kaya naman, dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasado sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na piring Maria ay nanang Diyos ng kabiyak niyang puso si Jose. Kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, lahat ng mga banal, Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nagagagali na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Paggaloban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Umaawit akong bunggal.
aking kaluluwa ay umakapit sa iyo. Maligtas ay tiyak kong awak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos ang dahilan, ang sa iyo ay nangako. Kalaki akong makakamtang, ngunit ako'y ikaw lamang na himlay. Pagkatantong rumo sa tuwin ay naglay sa lilimnag, umaawit akong buong galang. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagsasalamat namin sa iyo itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang tulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglilingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen, dasalan, sampu ng kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng pagbibindisyong ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.